eyes, no? So, paano natin sisimulan yung mata? Okay, kung titignan natin yung mata ni Olivia, okay? Meron siyang pilip mata. At yung kilay pala, tinamaan nyo na kanina? Hindi na? Hindi pa? Okay, so tingnan nyo to. So, ito yung pinakalas na shading para sa lining at butas ng ilong. Pwede mong idamay na yung ano dito eh. Pwede mong idamay yung kilay dito. Okay? So, you can do it strands by strands. No? Or just a single shape. No? So, like what I will... unang hagod pa lang 'yan nung ano nung kilay niya. Pwede mo, 'di ba, may mga dark portion pa dito. Sabihin niyo yung mga kapal na strands. Pwede gawin mo ulit 'yan, na. So I'm going to overlap another shape here. Maybe ito mas ano to, mas harder o mas lighter? Malamang mas darker, 'di ba? Saglit. Okay. Akala ko na pupunta sa ibang layer. So here, as in yung mga iba, yung gumagawa ng kilay, naku, ginagawa nila yung ano, yung, na-try nyo na yung stroke, di ba? Stroke path, right? Na-try nyo na yan, di ba? Di ba? Di ba ba? Stroking the path? Na-try nyo na yun dati. Di ba ba? And yung, hindi shape ang gagamitin mo, but path. Ah, di ba na tayo ganyan? Yan nyo, na new layer, ha? I'm going to draw path only, path, like this. One, and then two, di ba? Three, hold your control click sa labas para ma-end yung going. Ginagamit din to sa paggawa ng buhok. Di ba ginawa ko to sa buhok ni Maria? Ata. Di ba? Okay, anyway, oh, ganyan, di ba? Tapos pupunta ka ng brush. You set the brush to the standard size niya para mas, para maging pilip mata, mga ganyan. Okay. 1 pixel. Or 2. No? 1.5. Tapos, babalik ka ng pen tool, di ba? Then you set the color to, let's say, black. Tapos, right click ka using pen tool. Stroke path. Change the stroke path to brush. And then, simulate pressure. O, di ba? Kaya lang. Sobrang nipis ata. Yan o, kita nyo. O. Kapalan ko ng, balik ko ha, balik ko yung brush ko. Kapalan ko ng konti. Soft light or overlay or multiplier. Medyo ano lang, maiksi lang yung dapat medyo mahaba-haba ganyan para hindi siya mukhang mga parang slices lang na black na maliliit. Oh, lalo sa buhok, nako. May mga iba, mauumay ka dun sa pan, sa dami ng strands. Pero syempre, style nila yun eh. Yun nga lang, madalas na mali ng iba o madalas na, hindi mo, mali. Eh, trip kasi nilang gumawa ng napaka-detail na buhok. Medyo nasa pawa na ng buhok yung mukha. Diba? Parang mas maganda pang tingnan yung buhok. Mas okay na yung, for me, mas maganda na yung okay yung mukha tapos simple lang yung strands mo sa buhok. Kesa yung pinagtrabahuan mo nga yung buhok, yung mukha na, na out of, ano na, place na, ano. Okay, so yon. So, pwede mong gawin yung ginawa mo dito, dito sa kabila. No? So, you select the, ito ulit, gagawin ko na naman yon. Lalagyan mo ulit na, tapos, yun, nakita niya to. Pwede mong, itong mga to, stroke-stroke na yan, pwede mong tirahin na lang sa stroke path, na?
tapos ito yung sunod natin yung mata. Or kung may time pa naman eh, no? Ito, masasabi ko, okay. Oh, di ba? Mas damihan mo. You can, no, alt and drag, di ba? Di ba? You can alt and drag, di ba? Para ano, mabilis. Pero, tapos lalagyan mo na naman ng stroke, right? Okay, so I'm going to, ano na, proceed sa mata. Okay? Now, paano ko umpisa? So, my base layer here for the eyes is shape number 9. Okay? Now, medyo parami na lang parami yung ating mga layers. Because of the, ano, yung mga kiniklip natin, mga kiniklipping mas natin mga new layers for the shading highlights ng skin. So what you can do here, para medyo organize yung pagtrabaho mo, tsaka hindi mahirap yung pag-scroll, you can select all of the shapes and layers that compose the first, shading ng skin, tapos i-group mo na lang, okay? So hold down yung shift, and then click mo yung, select mo yung una, hold down yung shift, click mo yung uli. Or select mo yung uli, hold yung shift, click mo yung una. Then, control G, or simply click this icon here, they create a new group. Yan. Ito siya. Okay, may arrow, di ba? If you will click this, ay, hindi napunta sa group. Okay, ulit. Ito na lang, control G. Palpak yun ah. Alam ko yun ah. Oh. Oh, yan. Oh, oh. Close. Reveal, close. Reveal, close. Okay. Yes, para ano, oh, di sumakit yung ulo nyo, no? Okay. So, going back here, going to create a new layer, tapos ganyan na naman, same process, no? Create clipping mask, tapos, magawa ka. Pero ang gagawin ko muna dito, bago ko lalagyan ng shading yung aking mata, ilalagyan ko ng tear duct. No? Oops. Sorry. Nakapas pala ako, ano? Balik ko to shape. No? Then add, maybe konti lang dito, as in konti. Meron pa rin yung pulahin dito, di ba? Pero, hindi na masyado magre-reveal yan. Anong kulay? Red or pink or, ano bang kulay ng tear duct nyo? Ha? Yellow? Muta yan? O green? Pinky? Balik ko sana pagiging 100 muna. Iwa 100 ko muna tapos timplayin natin yung ano. O mga ganyan. Okay, tapos lagyan mo ulit ng shading and highlights later. No. Okay, so what will I do here is I'm going to add shading. Black. Tapos highlights na naman. White. Ganon. Parang naulit-ulit lang, di ba? Nga lang, pagdating sa mata, medyo, think, mga ilang shading lang ito eh. No? Unlike, compare mo sa mukha, dami yan, di ba? Tsaka pabilog. So, I'm going to draw another shape, a new layer, clipping mask, color black, and saan yung mga madidilim na part sa mata? Dito tayo, ha? Dito tayo. Huwag nyo manitindihin yung mga dito. Mamaya, babalikan natin yung ano sa may body, tapos i-edit na naman natin. Pero dito, here, tapos palabas, no? And then, yun, tingnan mo, i-check. O, ganyan, tapos pwede mong lagyan ng clipping mask, di ba? Kung ayaw mo masyadong yung ma-edge, alpha mask. Right? Oo. Ngayon, may mga ilan, pag gumagawa ng mata, ditong tuwa sila, natapos na yung mata nila dito. Nagkuhan na nila. Kinakalimutan nila, meron pa lang isa. No? Patay, no? Ang tagal-tagal. No? Ganun talaga, ulitin mo. May mga ilan, sinasabay nila. So for example, they create the tear duct here, then gagawin din nila doon. Parang, ano, parang sunod-sunod, salitan. May mga ilan, gagawin to, tapos, no choice, ganun talaga, gagawin ulit nila ito. May mga ilan, kinaka-copy-paste nila. For me, okay lang naman yun. Pero,
Iba kasi yung itsura ng ano, diba walang perfectong pan eh, yung sukat ng mata mo sa kabila, tapos sa kabila, pareho, hindi, di ba? Pati kilay mo, pwede mong copy-paste, pero ito siguro sa kilay pwede yung copy-paste, pero sa mata, umumukha siyang symmetrical na masyado, di ba? Di ba? Pati nga itong ilong, di ba? Hindi naman pantay. Diba? Sa katawan natin, yung may mga pareha, may mga pair parts ng katawan natin, hindi naman pantay yan. Kunyari, yung puwet mo, di ba? Hindi naman yung isa, mas kwan. Isa medyo mamasid, yung isa hindi. Ngayon yung kilikili mo, di ba? Yung isa medyo shaded, yung isa may highlights. Na? Okay. Oh. Yung isa shaded, yung isa pure black, ganun, ano. Okay. Palalimin natin yung mata by adding a darker, ano naman, tapos clipping mask na naman, di ba? Oh, ang ganas na lumalim. No? There you go. Okay, tapos pwede ka pa magdagdag ng isa pa. Here. That will isolate the third part doon sa mismong white part dito. No? Okay. Para laki ng third up one. Highlights. Okay? Tsaka muna ito. So, paliwanagin muna natin yung mata by creating, kita nyo ito? Ito. Ito yung isa sa mga highlight ng kanyang tear duct. So, if you will create a light portion dyan. No? Light. So, make it white. And saan? Saan yung mga maliliwanag pa? Saan? Malamang ito. Itong part na to, di ba? Itong natirang to. Okay? Pwede mong gawing pure white. Ha? Huh? Oo. Tapos, i-ano mo na lang, i-soft light mo ng konti. Opacity mo ng konti. Tapos, kung gusto mo, patungan mo na naman ulit. Di ba? Papatungan mo na naman lang. Kasi black yung nabubuo kagad. Ha? Kung gusto mo, lagyan mo ng ano, alpha mask, kung ayaw mo yung ito, yung siya ng edgy. Ha? Oops. Yan. Alpha mask, ito sa shading dito sa gilid para ayun, hindi na ta, no, tapos dito rin, no, parang gradient effect lang ba? Oh. Oh, pero yun, parang titignan mo sa malayo, parang ano, parang zombie, no? Di ba? Okay, so this part yung, anong tawag dito? Iris. Iris ba? O, basta. Itong part na to. No. So, I'm going to create, pwede yung bilog, no? The lips. Ayan. Tapos, ilipat ko na lang ng konti. By holding your control, then move it here. And, of course, you create a clipping mask. Ano po rin ang mata niya? Medyo green, dark green, no? Siyempre, balik natin sa pagiging 100. Parang ganyan yung mata niya. Okay? At saka, lalakyan ko ng konti kasi kung mapapansin niyo, yung mata niya inabot yung banda dito. Parang, konting adjust pa kasi, pag ganito lang, pag ang haba ng gap, parang nakatingin siya sa taas, di ba? So, lakyan ko lang, ha? Baba ko lang ng konti ito. Sa either ibaba mo, o ito, liitan mo. No? Singipan mo. No? Ito. Tapos mo ng konti. Ayan, nakatingin na. Nakatingin na kay JR. No? Oh, huh? Next! So,
So, once na nilagyan mo ng iris to, may pupunta ka na naman doon sa shading mo. Gusto mo, mas darker na naman yan eh. Para pumantay doon sa mata, no? Okay. Diyan dumadami ang layers hanggang hindi ma-fulfill yung one, yung gusto mong makita, no? Yung gusto mong effect. Magdadagdag ka talaga. Okay, so what's the color of this na? Anong kulay na ito? Medyo dark green na ano. So ang gagawin ko dyan, you can, you know, duplicate tapos gawin mo palight ng palight ulit. Huh? Or you can draw. Ito rin ang gagawin ko ngayon. Pag duplicate kasi bilog lang yan, di ba? Bilog lang. Pag ito drawing ko, ganito, pwede akong gumawa ng pwede nang sayawan yung shape. Make this ano, lighter. Tapos nilalagay ko ng figment yung mata niya kanyari. Ginawa natin kay Marian, di ba? Ilagin ba natin ang mata si Marian? Oop. Tapos ito, naka-clipping mas ulit, tapos palight ng palight na. Ha? Huh? Diba? Kung gusto mo, lagyan mo na rin ng black part dito. Ito. Gusto yung lips here. Kulay? Opacity to 100. Ganyan. Okay? Ayan, nabubuo na. Yeah. Nabubuo na, problema na naman yan. No. Wag copy-paste ha. Try nyo lang. Di ba? Kung nagawa mo yan, bakit hindi? Pabila, di ba? Tapos, ayan na naman, dadagdagan mo. Gusto mong magpaibabaw ng isang shading na naman, ano? Ayan. Overlays of light. Ano mas magandang tignan? Yun. Oh, di ba? Okay. Lagyan natin ng parang kinang-kinang na dito daw. Anong kulay ito? It should be white. Na naka-normal na ayan mo na, naka okay lang siguro yan, 20 something, 29 naka-over clipping mask, and then ayan, baba, diba, di ba? Pwede lang yan, no? Pwede ka naman gumawa ng sarili mong ano, positioning ng highlights ng mata, yeah. Gagawa ko dito daw. Tapos, lalagyan mo na naman, no? Ano to? Anong kulay? Gawin natin puting-puti na talaga. Ha? Diyan siya magiging detailed na mata. No? Oh. Okay? You can make this mas malaki. Oo. You can add more highlights here, no? Even na puti yan dito. Gusto mong ano, bawasan mo ng konti opacity kung ayaw mong reveal na reveal. Ayaw mong litaw na litaw yung mata. Okay na. Yan. Okay. But, syempre, may mga kulang pa ulit. No? Kulang ng yung shading. Ngayon, kung sa loob lang, okay na to. Okay na itong loob natin. No? Ngayon, babalikan mo yung dito. So, i-group this again. Control, select mo yung una. Kapunta dun sa baba. Control G. So, this is the eyes. Yung kabila. Tapos yung sa group 1, pangalan mo ito ng skinhead. Tapos,
babalikan mo yung ito, yung dark mo. Kailangan mong doblehin. Tinan niya ito. Ba't wala? Bakit ito eh? Kinakaklipit. Ah, naka-ano siya, naka-subtract, ano? Gawin mo, ano? Naka-add, o, takot kayo, no? Uh-huh. Yun. Ayun, medyo lumalim, di ba? Kita niyo yung mata, medyo lumalim na naman ng konti. So, yun, dadagdagan na naman natin ng trabaho, no? Ganun talaga. Ha? Huh? Yeah. Some, ano, select ko nga ito ulit, transform ko kaya, lalakihan po ng konti. Medyo opacity lang ng konti. Kasi lalagyan ko ulit ng pampalalim. So it will be like, mas mo mas malalim, patunga mo ng darker, nasa mag-dark na mag-dark, lumalim ng lumalim. Yung Philip mata, pwede nating, ano, kasi pag lalagay natin dito, yung pwede stroke or shape, ngayon, lalagay natin dito sa, dito, matatakpan siya, di ba dapat nakaibabaw? No. So, saan natin pwede lagay? Sa eyes, or you create ano layer, no? Yeah, stroke, or, nagsa-shutdown yung computer mo, JR? Bakit eh? Baka naka-timer yan. Oo. Disconnected. Hindi mo naman nasisipa. Pakiramdaman mo yung paa mo. Baka gumagalaw. Hindi meron yun. Nakala mo, hindi. Yung pala nasipa mo. Ayan, di ba? Or gawin nyo na lang yung stroke. Pero ganito. Ganito kasi yung ano, pwede mong gawin. Sa stroke kasi, pantay ka agad. No? Yung stroke na dito, pwede mo makapal dito sa dulo. Kaya yun. Oo. Doon patusok naman dalawa pag sa stroke. Yun nga lang ito. Mas makukontrol mo eh. Yung tsura, yung output, mas iba. Dala, kapalan ko lang ito ah. Tinamad na, no? Ayan na, tinamad na, nag-duplicate na. Okay. Ay! Ah, okay. So, the problem here is, pan, medyo, ano nga, gawin mo dito? Sa itaasan mo, oo, bawasan mo yung base color nung mata, tama? Nalagay mo dito, ano? Pero, you will make some adjustment na naman ulit. Sira na. Adderall. Siyempre, pag pinaba mo ito, ibababa mo rin ito. Di ba? Ano naman problema mo? Ayun, na-adjust mo kagad. No? O, mas okay ito. No? Medyo mang career up kasi yung mga niya. No? Yung nangungusap na career up. Okay. Yung shape ng mata niya medyo pagano'n po. Anyways, ayun. Nagawa ka ng mata. No, so imagine, pag mayroon ng mata sa kabila, paano mo gagawin yung sa kabila? Ganito lang, select mo yung ito, you can duplicate, no?
ginagawa ng ilan kaysa dinoduplicate yung buo. Ano, duplicate mo yan, tapos ano, duplicate mo ito, di ba? Alt and drag, alt and drag, alt and drag. Oh. Oh, di ba? Tama naman. Yun nga lang, syempre, kahit hindi duplicate mo, iniiba mo yung shape. No? Hindi yung buong ito, hindi yung buong eyes, tapos control J, flip mo, hindi ah. No? Tig-isa. Oh, pwede yan, tig-isa. Okay, that was third dog. No? Hanggang sa matapos mo yung mata. Okay? So, more on, more kwan pa, more strokes pa dito, shapes pa sa pilip mata. Meron ba siyang ano, sa ilalim? Meron din, oh, 1, 2. Ilan lang to kasi gumamit siya ng ano, ang tawag doon sa pag-ano ng kilay? Yung gel sa mata? Ay, gel sa kilay.